Medyo maulan na ngayon pero aminin nyo, mainit pa rin talaga sa Pilipinas. Malamig lang naman dito sa atin kapag may bagyo o kaya pag wala kang jowa. Kaya naman tinest ko tong dalawang best-selling handheld fans para malaman nyo kung alin ba dito ang mas okay na bilhin. Ako nga pala si Ben Bro at nagre-review ako ng mga affordable items dito sa YouTube para alam nyo kung worth it ba bilhin o hindi. Yung dalawang handheld fans na i-review natin is from Jisoo Life. And from AuraShare. So ipapakita ko lang sa inyo yung quick unboxing and then i-compare natin yung dalawa kung alin ba ang mas okay para sa'yo. Bago natin ituloy, I would appreciate if you can like this video or subscribe to my channel. I always try to make sure that I make quality videos para sa inyo and it would help me a lot if you can subscribe to my channel. So unbox muna natin yung dalawang fan. Okay guys, simulan muna natin sa AuraShare. Ito na lahat ng laman ng box. First impression, medyo elegante yung design nitong fan na to. Yung manual niya is in English. May kasamang Type-C cable at saka rubber straps. Para sa mga di marunong magkabit ng ganitong strap, papakita ko lang sa inyo kung paano to ginagawa. Very straightforward, isa lang yung button niya and nagsa-cycle yung speeds niya kada pindot mo ng button. Meron siyang 5 speed levels. Lipat naman tayo dito sa Jisoo Life, makikita nyo sa box pa lang, napaka-premium talaga ng dating. Kaya rin siguro nilagay nila sa box nila na they are the world's number one portable fan brand. Kung papansin niyo din, pati yung unboxing experience niya, very premium. Upon opening, makikita nyo na kagad yung pouch na kasama. Para siyang felt material na very nice to touch. Labas muna natin yung fan and para makuha mo yung accessories, kailangan mo to alisin. And tsaka mo ma-access sa ilalim yung box ng accessories. So first impression is, mabigat siya and mafe-feel mo talaga na yung ginamit nilang materials dito ay walang shortcuts, talagang maayos yung build niya. Sa accessories box, doon mo makikita yung Type-C cable niya, yung manual, and pati na yung strap. Sa likod, makikita mo yung on-off switch tsaka yung charging port. Siyempre, you have to switch it on bago mo siya gamitin. And sa harap naman, meron siyang scroll wheel na pag pinindot mo ay tsaka bubukas yung fan. Pag on mo, magsisimula mo na siya sa 1% and then when you scroll up, pwede mo siya ilakasan hanggang 100%. And then to turn it off, pindutin nyo lang uli yung scroll wheel. Eto sila side by side para makita nyo yung size difference nila. Siyempre, bago natin simulan yung battery test, kailangan natin sila i-charge pareho up to 100% battery. We started the battery test at approximately 1:35 AM. This will be important mamaya. Sabay natin sila bubuksan at isa-set natin sa maximum level ng kanilang mga fan. Kaya lang, nung unang try ko, na-notice ko na yung AuraShare, hindi siya pwedeng tumayo kapag naka-maximum siya. Kaya niremedyoan muna natin para hindi siya tumumba. So after mga 2.5 hours, namatay na yung ating AuraShare. Unfortunately, namatay din yung watch ko, kaya nung chinarge ko siya, time check na lang, 5:30 AM, tumatakbo pa rin tong Jisoo Life. At around 6:20 AM, namatay na yung ating Jisoo Life fan, so that's around 4 hours 45 minutes of battery life. Final thoughts natin dito sa dalawang fan na nire-review natin. I've been using them for several weeks now. Simulan muna natin dito sa AuraShare. Ang gusto ko dito is, first, mura siya. Pangalawa, mas magaan siya dun sa Jisoo Life dahil, well, obviously, mas maliit yung battery niya kasi. Isa pang gusto ko dito is, kita mo yung battery meter every time dun sa screen. Unlike dun sa Jisoo Life, makikita mo lang yung battery percentage niya pag on mo ng fan. Ang hindi ko lang gusto dito is, pag medyo malakas yung setting ng fan mo, hindi mo siya matatayo, tumutumba siya.
Although yung settings niya is 5 settings lang, hindi siya katulad ng Jisoo Life na na-adjust mo from 1 to 100%. Hindi naman talaga problema para sa akin yon. It does job and mura lang siya. Dito naman sa Jisoo Life natin, ang gusto ko dito is very premium talaga yung dating niya. Kahit yung mga accessories niya, meron pa siyang kasamang bag. Meron na rin kaming nabiling mga Jisoo Life na fans from years ago and hanggang ngayon maayos pa siya kahit na nababagsak minsan. So I think that can attest to the durability ng brand ng Jisoo Life. Ang gusto ko dito is may on-off switch siya para hindi siya nag-o-on unintentionally sa loob ng bag mo. Yung Aura Share kasi minsan napipindot siya habang nasa loob ng bag ko. So pagkuha ko sa bag, naka-on. So sayang yung battery. And di katulad ng Aura Share, kahit anong lakas ng fan, pwede mo siya ipatong sa table, hindi siya tutumba. Minsan kasi gusto mong nakapatong lang sa table yung fan para kahit may ginagawa ka, either kumakain ka sa labas, mayroon ka pa rin fan na nakatutok sa'yo, nakapatong sa table. Ang ayaw ko lang dito is, di mo palagi nakikita yung battery meter, kailangan mo siya i-off tapos i-on para makita kung ilang percent na lang. Tapos every time you turn it on, magsisimula uli siya sa 1%, so i-adjust mo na naman siya. And of course, mas mabigat siya dun sa Aura Share kasi nga mas malaki yung battery. Pero nasa sa inyo rin kung anong mas gusto nyo. Kung may budget kayo, I would suggest, bilhin nyo yung Jisoo Life. Better quality siya overall. Pero kung ayaw nyong bumili ng ganung kamahal na handheld fan, pwede na tong Aura Share. Pareho naman silang may screen, pareho naman silang malakas ang motor. Kung isasagad mo yung settings nila pareho sa maximum power, hindi mo naman mapapansin masyado yung difference. Magkakatalo lang talaga sila sa battery life. So kayo, sa tingin nyo, ano ang better option do sa dalawa? Yung Jisoo Life ba or Aura Share? Comment nyo lang sa baba kung anong mas gusto nyo at bakit. And kung gusto nyo bilhin, meron tayong link dyan sa description. Papaalam ko na sa inyo na affiliate links yan. So kapag bumili kayo, kikita ako ng maliit na maliit lang naman. Kung umabot kayo dito sa portion na to, maraming salamat sa inyo. I appreciate you all. And alam ko konti pala yung mga subscribers ko, pero just a little update. From now on, ang i-upload ko na lang dito sa YouTube is mga reviews ng mga products. And any other content, sa TikTok ko na siya ina-upload. Follow nyo rin ako sa TikTok at BenBro talaga. Same handle lang din dito sa YouTube. I hope to see you there. Salamat sa inyo guys and God bless you all. Stay swakly!